Sino yan? Ay! Si Emil. Musto na kuya? Eto po, tenda uli ng gulay. Talbos, saka talbos ng gabi. Walang po yung hanap buhay muna. Walang trabaho po eh. Talbos ng gabi, tsaka kamote, ano? Na po. Kamote. Sariwa pa. Opo, bagong pitas na po. Ay, ito. Na. Ano ba ito? Sa gabi sa po. Sa gabi. Talbos din po siya. Ano ito pang laing? Laing pa maganda dyan? Pwede rin po. Ha? Ano kaya, kumusta ka na? Long time no look ha. Pero pag wala akong trabaho, ito po sideline. Sideline? Opo, magtinda po ng gulay uli. Ayun mga kabisnes ha, mapagpalang araw sa atin lahat. Ayun, kumusta po kayo? Ayun si Kuya Emil po, kung naalala nyo siya yung ating sinutulungan dati, yung pamilya niya. Kaya lang nung huling vlog nga natin ay nagsabi na siya na hanggang doon na lang. Ano ba yung huling vlog natin no, Kuya Emil na no? Oo. Eh ngayon pa, pumapayag kang mai-vlog ulit. Ayun po, mahirap po pala yung nag-iisa. Mahirap po yung wala ka man lang na ano, na lalapitan pala. Ah, talagang ano eh, yung hirap eh. Yung, ano eh. Sagad na sagad yung hirap eh. Opo, sagad yung hirap. Ayun eh, hindi sa ano kaya Emil, sa amin naman kasi, ay yung pagtulong namin, syempre limitado lang din, di ba? Tsaka isa pa, dapat talaga, yung mga ganyan, pagtulong ng mga charity vlogger, hindi naman sa pag-ano, hindi natin lahat iaasa sa kanila. Di ba? Nangyari po kasi sa kanya mga ka-business, ay ano, tawag nito, binigyan natin ng puhunan. Binigyan natin ng puhunan, binigyan ng bahay na matitirhan. Tapos sa anong nangyari, yung puhunan yung binigay natin, pinuhunan nila sa mga gulay, 'di ba? Ngayon, medyo okay na sana 'yon. Kumbaga nakakabenta naman sila, kumikita naman sila. Kaya lang parang masyado silang nagmadali. Pumasok sa isda agad-agad. Bumili ng mga isdang paninda. Okay rin naman sana. Kaya lang parang naparami yata yung binili mo agad no kuya. At kaya, Juan, hindi pas ano pala yung mga tao doon sa tenda namin, yung gulay. Isa rin sa isda. Diba eh, sabi mo nga, minsan na pagkakamali eh, pwede naman din Juan. Mabago ulit. At ibalik mong ganun paghahanap po kayo. Kung ano yung hindi mo ano, linya, huwag mo nalang subukan. Tsaka ano po, tawag nito, yung bigla rin itong pumasok kasi sa lending ng utang. Doon nagka-lintik-lintik din. Ano po yung binigay sa akin na puhunan, yung sa 5-6 po na yun, araw-araw naghuhulog po kami ng 200. Sa karo po sa dalawang Bombay na taga roon. Tayo ka dyan kuya. So yung mga kabisnes ano, itong istorya ni Kuya Emil, may mapupulo tayong aral dito. No? Kasi, nabigyan na ito ng magandang oportunidad eh. Nabigyan na ng pagkakataon nito. Yung bahay nila noon, tayo nagbabayad. Yung upa, kuryente, tubig. Yan. Tapos, may mga pagkakataon din yata kasi dumating din sa punto no kaya Emil na hindi kayo magkasundo ng mga anak mo. Isa pang factor yata yun. Opo, isa pa yun na nangyari sa amin na well, siguro kaya nagkakaganon dahil nai-stress din sila pag ala sila trabaho yun lang tsaka doon nagkakainit-init ang ulo nag-away-away. So, eh siyempre sabi ko nga sa kanila, bago lang tayo sa lugar na yun, dapat ito mag-test lang muna. Pakisama dapat, di ba? Pakisama. Darating din ang araw na pag tayo kilala na at yung mga taga rito ay may trabaho, hindi tayo maaaring hindi maaaring kumundi nila, tulungan. Kaya siyempre, pag bago tayo, siyempre, dadahan-dahan na lang muna tayo nila.
tayo kilala na, ayan. Kami naman ito magagal-tagal na ron, halos yung mga taga ron, may mga metrokaho, ayun. Ah, wala na kayo doon, hindi na kayo nakatira doon? Hindi na po. Saan na po kayo nakatira ngayon? Nandun na po kami sa may Phase 7, sa may Bano Silang. Doon na po ako nakikitara sa may biyanang ko. Kasama ko lahat yung mga anak ko, nandun din. Ah, may biyanang ka pala? Ako. Ano? Eh naman pala, ano mga ka-business, ano? May biyanang pala. Eh, buti at least kahit pa paano, meron kayong ano? Natuluyan. Halin po? May kitayo lang po kami ng bahay doon sa may lupa. Hmm. Ito, pagkaling doon, uuwi ako roon. Pagka araw-araw, pumipita ko lang ganito. Araw din po ako nagtatrabaho sa construction ng isang linggo. Eh, pakainin mo na natin si Kuya Emil, mga ka-business, ano po. At doon natin ituloy yung ating ano, pagkukumustahan. Tara, Kuya Emil, kain ka muna. Doon po sa kusina. Siya yung mga ka-business ni Kuya Emil. Siya yung ano, tatay ni Crisanto. Na unang-unang tumulong doon si Papa Deans doon sa bata kasi nga. Pogi! Pogi! Behave, behave! Panaginin mo na natin. Kain ka muna kuya. Ayan, tama-tama may ano na oh. Kape, gusto mong kape kuya? Oh, kape. Tita Dada, makisya yung kape. Nice, Tita Dada, ang sipag. Good morning po, maayong butat sa inyong tanan. Lala. Pag-isaya na. Kaya may lupo ka. Kaya kapo ka. Ito, kuya. Yeah, dit, tika, dito lang ako, kabila ako. Yeah. Yung anak po ni Kuya Emil, si Crisanto, yun yung ang unang tumulong po doon, si Papa Deans. Kasi nga nakita ni Papa Deans dyan na nagsisigaw ng paninda niyang gulay, gabi. Sa labas ng bahay natin, tapos tinulungan Papa Deans. Hanggang sa nakilala ko na rin sila Kuya Emil. Kaya ang ginawa natin na buong pamilya niya, tinulungan natin dahil pinaalis sila doon sa dati nilang tinitirhan, itidemolish yun, di ba, ano kuya? So, agaran, sinigap natin na mahanapan na matitirhan. Yun nga yung nakita natin doon sa may Bukludan, malapit kila Macario. Yun ang nakuha nating inuupahan. So, nung una, okay naman kasi maayos pa yung ika nga, takbo nung kanilang paghahanap buhay. Tapos sa dumating nga sa punto na ewan ko ano ba nangyari ng Kuya Emil kasi parang ayaw mo nang magpa-vlog noon eh. Sabi mo hanggang dito lang ka-business, tama na. ano ba nangyari? Ano lang po kasi ako kaya nahiya lang ako dahil nga yung aking pungunan ay hindi ko napalagot. Pero kung tutusin mo eh, hindi mala ako nakapag-isip ng 10 beses kung ako gagala sa ganito. Pero nakita ko naman ang suma na ang laking tulong po talaga ng naibablog ka ng buong Pilipinas. So yun po mga ka-business ito, maaaring magsilbing aral din no doon sa ating ibang mga kababayan na naibablog ng hindi lang kami, no, sa lahat ng mga charity vlogger na naibablog kayo. Ang masasabi ko lang po, yung sa aming pagtulong ay abot lang sa aming makakaya. Ano po? Pero hindi ibig sabihin nun, iaasa nyo na sa vlogger yung magiging takbo ng inyong kabuhayan. Hindi ho ganun. Kasi kami, limitado lang din naman yung kakayahan namin. Ang totoo, kami ay sumasahod sa YouTube sa loob pa ng isang buwan. Isang buwan pa kami mag-aantay niyan. Di ho ba? At saka nagdidepende pa yan yung revenue. Nagdidepende pa yan doon sa views. Ano po? At saka hindi lang sa views, kundi kapag hindi nag-i-skip ng ads yung ating mga viewer, ayun, medyo maganda-ganda yun. At saka pagka tinatapos yung mga video. So, ang ibig ko lang sabihin,
ay talagang andun yung katotohanan na limitado lang yung kakayahan ng mga vlogger. Sa amin, alalay lang, ano? Kaya Emil, alalay. Yan, para unti-unti kayo makaahon sa kahirapan. Pero hindi ibig sabihin noon na lahat ay ipoprovide ng vlogger. Ano? Sa amin, kasama na riyan yung pagbibigay ng ayuda, ano po, ng matitirhan pagkakaya namin, at saka yung motivation, no, na magsikap sa buhay. Siyempre bilang malasakit, papaalala tayo sa ating mga tinutulungan na yung pagkakataon na dumating minsan lang din, no, pinapaunawa natin yan at samantalahin at gamitin sa maayos, di ba? So ayun, kalungkutan ng nangyari, si Emil ay nagpatigil ng magpa-vlog sa atin. So syempre kami naman, sige ka po. Kasi time na rin para yung iba naman din mga kababayan natin matulungan. So ngayon, ang buong akala ko, sila ay nandun pa rin nakatira sa kinuha nating ano, bahay para sa kanila. So hindi pala nangyari yon. Tapos may pagkakataon pa yata ko, Emil, naalala ko lang ano, ay kwento ko lang sa ating mga ka-business na balak mong lumipat sana noon eh, 'di ba? Tapos nagbigay din ako ng pera. Tapos hindi mo naman dinala doon sa ano, dahil sabi niya hindi raw sila kasya. Maliit, 'di ba? Naalala mo ba 'yon? Opo. 'Yon. Ngayon na so ganoon ang ano sa akin naman, respeto sa desisyon ni Emil. Desisyon niya 'yon eh. 'Di ba, mga ka-business? Kaya lang ang parang nangyari tuloy yung sitwasyon nyo ngayon na sabi mo natutulog ka sa saan ka mo? Sa bangketa? Doon sa may simbako ng Santo Niño ng may gawayan. Ay, wala, wala kami yung bahay po doon eh. Ang aming tinitirahan, nandun po, napakalayo. So may bagong silang sa phase 7. Kaya pag ako naghahanap buhay dito, nagdugulay, hindi muna ako nakaka-uwi doon. Ah, kaya ka may dalang bag, opo. May damit kang dala. Opo. Tapos doon ka lang matutulog, hindi ba delikado ron sa bangketa? Tiis lang ko. Yung ano na lang, bahala na po ang Panginoon Diyos. Kasi nahirap po yung maglakad, pabalik-balik eh. Masakit yung tuhod ko. Eh, buti naisipan mong dumaan ngayon dito sa bahay. Eh, nang pakasakali lang po mabilan po ako ng gulay. Kasi, ano, ang bigat ng dalawa, wala pa akong bawas, wala pa akong binabalo. Wala pa. Eh, kumusta sila Crisanto, kuya? Yung mga bata? Ayos naman po. At andun naman po sila sa... Nakapag-aral ba? Ito lang na taon na to, may enroll na ho siya. Kukunin pa namin. Mahal na mahal ni Papa Dinsyon, yun, si Crisanto. Kasi doon siya unang-unang nag-ano eh. Parang tumaas yung views niya kay Crisanto. Sayang yung bata na yun. Nakapag-aral ba, kuya? Hindi ho eh. Nako, yun sinasabi ko. Eh, gusto ko nga sana, ano po, sana rito si Crisanto. Kung po pwede, baka sakali dito makapag-aral. Kung dito... Kausapin ko si Papa Dins. At least ano, Kasi, andun yung, ano ko, pag-alagala lang. Namamaya. Eh, yun na sinasabi sa akin ni Papa Des na gusto ng pag-arali doon. Nag-iisip pa ako. Yan yung mga ka-business ano. Yun nga ano kaya, Emil. Sa mga nagba-vlog, no? At saka doon sa mga ipina-vlog, no? Wag kasing ano, yung bang masyadong mataas yung expectation. No? Makontento tayo kung ano yung ipaabot namin. Kasi yun lang yung kaya namin. Kasi siyempre, marami rin kaming ano eh, mga obligasyon, no? Pananagutan, syempre. Mga sahod sa kagwang. At saka, hindi naman ganun kalaki yung ating YouTube channel. Diba? Hindi naman tayo yung million subscribers. Yung million subscribers nga, laking pasalamat din nila pagka merong mga nag-i-sponsor eh, diba? No. Yun lang naman. So, sige, kain ka muna, kuya. Kain ka muna. Ayun, oh, mga ka-business, oh. Kumakain ka ba niyan? Ayun. Ayun, oh. Kaya ka muna, tanong. Sige kuya, kain ka lang ha. Paki-check mo lang yung ingay yung araw. Okay.
Ito sa usawang ko yaw. Daing yan, tsaka ano, yan tuyo, itlog, bira. Dito muna ako kuya ha, saglit lang. Ay mga kabisnes ha, iwan muna natin para makabuelo siya. Makakain ng maayos, kawawa rin naman. Bakit may dumating? Okay, nakakita ka naman silang ato. Malaan. Nagalit sa'yo. Saan na yung nagsipin na ano? Ha? Andito po, sa loob. Ay, kinuha lahat. Bet, bibili po kayo? Oo, sana. Sige po. Tanungin mo kay Emil kung magkano daw yung ano, may bibili. Saglit lang kuya ha. Bibili ng ano si kuya, bibili ng paninda ni Kuya Emil. Ilan daw po bibili nyo? Ano po yung bibili nyo? Talbos? Yung talbos. Ilabas mo nga dito. Yan. Hindi tayo bibili yan o... Pwede daw po. Ha? Pumili na lang po. Siguro kayo. Bagumbi! Bagumbi ha? Itinas daw po yan eh. Oo, bago pa naman. Ayan, mabibilan si Kuya Emil oh. Opo, pwede na mano. Pwede na mano niya, wala. Pwede na mano daw po yan. Akala ko, hindi ka na. Hindi mo yung bibita, hindi ka pumunta doon. Sino po? Napagkamalan niyo yata si Kuya Emil si Buknoy. Hindi po yan. Noy, ang dami talagang... Si, minsan din si Botchok napapagkamalan si Buknoy. Kaya na, sa live. Bakit daw si Buknoy gumaling? Ayan, may buhay naman ano na, ayos. Pwede nang tapos ka na kumain kuya? Opo. Hello, ay salamat at nakapaghan mo saldin. Sold ba, sold buhog? Naman ako, tangali yan dito. So yun, may bumili kanina kuya o. Bali magkano yung nabenta mo? Bali 50 pesos po. Uy, ayos na yun. Isang tali eh, 10 ang benta ko eh. Kita dada! Pa! Halika! Pasayo nga ako nito, ano bang magandang gawin dito? Yung iba niyan, yeah, pwede tayo dyan mag-isa ng sardinas, lagyan natin dito. Okay, tapos? Yung iba niyan, isalat natin sa kamatis, yung na may sopa. Oh, yeah. Oh, tapos? Yung balaga, sausaw sa pakan. Yung isda na may kalamansi at sili. Okay. Itong gabi, gataan lang po ito pwede. Oh, ang galing talaga ni Tita Dada. Palakpakan naman natin. Ang tanong, hindi ba yan masira? I-rep po natin yung iba, lagay natin sa dyaryo. Ah, kailangan naka-dyaryo? Opo, para hindi siya magukot, manitimba. Ah, ang galing ano? Magaling pala si Trito. Diyari po. Ngingitin ko lang alam yan. Ngingitin ka. Ganun din dati. Oo. Ikaw. Sige, at Kuya Emil, magkano po lahat yan? Pakikwenta. Wow. Eh, kanina po, nasa 420 yan. Eh, may nakabili na lima. Bali, ano na lang po yan? 370 na lang po. 370? Oo. Ah, okay. 370. Sige, papakiyamin ko na yan, tita. Wow! Salamat. Kuya, magulan pa naman. Salamat. Makakauwi na, makakauwi na po. Sige, tamitak na natin. Sige, ano natin? Kasama po yung tray? Sige. Kasama tray. Kasama tray. Dito natin yan, oh, sa table. Gabi, masarap din itong gabi. Hindi, masarap na luto dyan. Tama yun, may gata. May gata. Sarap po. Pwede ba yung laing? Tapos may pwede tinapa. Pwede po laing. Pakitakpan yung kanin. Okay. Ito, takip. Maray pang gabi ba? Wala na. Ito lang. Hindi ka nag-uwi na ito, kuya. Para sa pamilya mo. Hindi
Vallejo kasi malayo eh. Doon lang ako sa may aming lugar, sabi yan ako, may tanim din ko silang ganyan, talbos. Ah, okay. Eh, yala sila lang ang nagbebenta dahil sila nakapagtatanim doon. Eh, yung mga anak niyo po naghahanap buhay na. Ah, opo, yung mga binata po, nagko-construction na po sila. Ayun, tama yun. Kaya pagkatagin na Sabado, nag-aabot sila pambili ko sa amin ng gatas, bigas. At nagagatas pa rin ba yung si Maliit? Si, ay, yung po, panganak, yung bagong po, panganak. Ano, na dito po lang anak sa may Juan. Na, yun po lang, Kerubin po yun. Sa Pistre? Paanakan po dyan. Oh, yung misis neto ng anak, mga ka-business eh. Kami ang ano, nag-asikaso. Binayaran namin yung sa ospital. Sa private niya, dinalay. Kaya napamahal tayo roon. Makalaki ko nang binayaran po nila ka-business doon eh. Hindi ko naman nakalain na doon malangan na ka-misis ko. Sabi ko, doon na sa may panakanalagang 6,000 o 5,000. Mabot yata 20 plus yun. 20,000 migit, no? Eh, private eh. Ang pumunta ako sa akin eh, yung panakan eh. Nandun na sa loob, nakalabas na yung sanggol. Pero at least kahit papano, ligtas tapos yung mag-ina mo. Okay lang yan, walang problema. Mataba po yung bata eh. Malakas dumete, kaya ito. Araw-araw din po talaga, pagundin po ko. Hindi ba siya breastfeed? Ano po? Breastfeed yung sa nanay? Hindi na po, sa ano eh. Sa bote? Oo, sa bote na po. Doon siya nag-ayaw, hindi na ako sa nanay, naawan na. Eh yun, araw-araw, magbili ako ng Alaska. Hindi na din na-edya din yung bata. Dami mga ka-business. Okay lang yan, at least ano, araw-araw merong leafy. No, may gulay tayo. Oh, magpasupo ang kagwang nito. Mga nakaraan, puro kayo karne. O, dito ngayon. Hindi talaga yan. Ang tama yun sa'yo, Pinolo, kasi nagandaan. Sa'yo, hindi tama-tama. Tama rin sa akin. Eh, isipin ko lang. Umayos ka ng ano mo, may tama ka mo. Nagpapabadjir na tayo. Pag-contin. Kweda mo eh. Nahirit ni Kweda mo, ano? Opo. O, sige. Bayaran ko na to. Yeah, ano? Ayan. Ayos. Pero mga ka-business, ano, bilang tulong at malasakit natin ulit kay Kuya Emil. Sino ba si Kuya Emil? Okay ka nga, Kuya? Ayun. Hindi ko masyado kasi makita rito sa front, ano, screen. Ano. So yun, bilang tulong at malasakit natin kay Kuya Emil, mga ka-business namin minamahal at minsan rin naman ay tawag nito, naging laman din ng ating YouTube channel si Kuya Emil. Ano po? At yun lang Kuya Emil, isang bagay pa pala pakisuyo ko sa'yo, mga nakaraan na yun. No? Opo. Move on na tayo. Wala. Move on na tayo. Tapos sa yun, siyempre, sikap ano. Ayan Kuya Emil, at magkano yan? 370. Sige, bigyan kita ng 1,000 pesos. Wow! Pechay, mamaya. Ayan. Walang pechay. Maraming salamat po. Buti nila dito na sinubok ako kung dumaan sa bahay po nila ka-business. Pero po mamaya, bibili ko po ng 2 bag na pechay sa phase 1. Yung po mga alas 3 po po ng madaling araw. Ang hirap po, wala po akong trabaho ngayon eh. Ito lang po ngayon ang aking kinakayod. Nagkakakitaan. Paggulay. Tama yan. Kailangan mo talaga lumaban sa hamon ng buhay. Kaya nga po, ano, mga ka-business, dun sa mga nakaraan kasi, ito si Emil, naging ano rin ito eh, tampulan ng basher. Kasi nakikita, hindi rin natin masisisi yung mga subscriber natin. Kasi syempre lahat naman sila malaya na magbigay ng opinion. Opinion nila yun eh, kahit naman sino sa atin. Komento, ganyan. Ano, tawag na ito, nakikita kasi nila na kung ano yung sitwasyon mo. So yun, ano lang, sipag lang talaga. Sipag. Sipag nga kailangan. Sabi nga, pagka gusto, maraming paraan eh. Diba? Pagka ayaw, maraming dahilan. Ayan. So yun, Kuya Emil, bukod dyan sa 1,000 pesos, bibigyan pa kita ng para doon sa iyong ano, bagong panganak. No? Wow! Kaka-business, di ko lang din po kasi matiis. Ayan po, Kuya Emil, 1,000. Maraming po, salamat. Ah,
ano, hindi ko po inaasahan po itong araw na ito na mabibigyan ako ng Panginoon Diyos ng pera. Ito na naman po ay gagawin ko po pagtenda po ng gulay. Eh, ako po yung nagko-construction, nag-anong ako ng pampuhunan. Eh, kaso hindi naman po kumakaipon at gawa lang po may ginagatas. Araw-araw, bibili po ng bigas. Eh, ito naman po, eh, sana ma-ano ko po ito, mapili ko ng gulay. Kasi hindi ko naman talaga kaya makakapag-ipon ng agad-agad. Gawa ng niya, marami akong pinakakain. Nga po pala, yung ano, Kuya Emil, yung asawa mo, yung mga anak mo malalaki, asan na, anong ginagawa nila ngayon? Anong balita? Yung isa po, nagtatrabaho po sa Saranay. Sino doon? Yung babae? Si Jefferson. Okay. Tapos yung po si Ruel Umanya, na anak ko, nandun po, nagtatrabaho sa, ano, nagpintor, labor lang din po. Nandun po sa mga bayaw ng pinsan, dun sumama. Eh, hindi, yung ano, asawa mo, anong trabaho niya ngayon? Saan po sila? Sana nakakatulong din sa mga ano ba? Ngayon, nagwawalis po sila, MMDA po, ang trabaho po ng misis ko. Ah, yung sa street sweeper. Okay yun, minimum yun. Diba? So yun oh. Bali po nagbabatay ng anak po namin, yung po lolo. Nandun po sa phase 7. Yung po nag-aalaga ng aming mga anak. At yung mga, yung iba naman na medyo naglalakihan, eh, nandun lang sa may bahay po. Misal, naglalaban ng damit, nagluluto, nagbilinis sa punong bahay. Eh, di pa naman sila makapagtatrabaho, mga bata pa, minor ni dad pa. Yung iba lang, may 18 anos na ako, at saka meron na akong 19. Yan sila pa lang ang nakatutulong sa akin. Kaya itong araw na ito, ako po yung nagpapasalamat po ng labis na Juan. At ako po, humingi po ng ano po, pasensya po sa mga nagawa ko sa medyo pagtataas ko kakaila ka-business nung uling vlog po namin. Manghirap din po talaga ano, ng pagtataas? Ano ibig mong sabihin pagtataas? Nagtataas ako na nakahawak lang ako ng konting pera eh, para ako nagyabang na sa sarili ko. Pasensya na po at hindi ko po akalain na ako po ay makumbaga sa ano, naligaw po ng landas. Kaya ako po humihingi po ng pasensya ko sa kanila. Sa buong samahan po, pati po sa buong kagwang. At sila po ay halos parang sila na lang yung kapatid na umahawak sa'yo, nakapagawala kay Orsa, ayan ang tulong nila sa iyo. At maging ang Panginoon Diyos, nagpapasalamat ako kahit saan ako magpunta, hindi siya ako pinababayaan. Ito lang po, mamaya, bibili po ako ng gulay na panibago kong ilalak sa bukas po ng umaga. Sana po, napatawad po ako ng Pilipinas sa mga live vlog ko at nung huling vlog po namin nila ka-business. Hindi na po ako mauulit. Patawad po. Ayun, nakakalimutan na natin yung kuya. Halika na rito. Hirap ka na sa akin. Sus Marilson, nagkakadramahan pa tayo. Ay, yeah. Okay na yun, ha? Kalimutan mo na yun. Okay na rin yun. Nakatingigan ng pasensya. Sapat na yun. Sino ba naman kami, di ba? So yun na mga kabisnes, ano, isang pambihirang pagtatagpo. Isang pambihirang pagtatagpo ang nangyari tong araw na to, no, sa pagitan namin ni Kuya Emil at saka heto ng buong team, no. At ayun, Kuya Emil, pagdamutan mo na muna yan. Ano po mga kabisnes, yan muna yung kaya naming iabot ngayon sa iyo. At sana magamit mo sa tama. Opo. At alam mo kasi sa pagpupursige, wala sa laki uli ng ano yan, ng tawag nito, magiging puhunan mo. At totoo, meron ngang namumuhuna na 200 pesos lang pero napapalago. Nasa diskarte pa rin. So yung binigay ko siya yung 1,000 pesos, eh palaguin mo. Ano? Opo. Pagka nakita kong lumago ka, may awan Diyos, baka sakali ulit. Yan ano po, mga ka-business, no? Yun lang naman, nakita lang namin mga tumutulong na talagang nagsisikap yung aming tinutulungan, nagpupursigi, na umasenso ang mga sa buhay. Yun lang naman, masipag, sipag lang. Yan, God bless po sa ating lahat at mag-ingat tayo palagi. I love you all, never say goodbye tomorrow. Tomorrow is another day. Bira lang po. Emil, mag-ingat ka ha. Opo. Ingat po yan, ingat. Mag-ingat. 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 Mag-ingat.
Maraming po salamat. Salamat po. Ingat.